Hello guys, nagbabalik na naman tayo sa ating channel. Kung kayo napadaan, pwede kayo mag-subscribe at click mo na rin notification bell. At huwag mo na rin kalimutan mag-like, mag-comment at mag-share. Guys, pag-usapan lang natin tong article ng PET. Ayon sa balita guys, matapos mag-iwalay mga negosyo ni Catherine Bernardo, Daniel Padilla pinag-aatian na. Ibig sabihin guys, yung sinasabi pala ni Christy Permin ay may katotohanan. Kasi sinasabi niya sa kanyang Showbiz Now, nasa kanyang YouTube channel guys, na talagang nag-ati na daw sina Daniel Padilla at Catherine Bernardo sa nasabing negosyo nila. Eh syempre, akala siguro nila guys, eh sila na habang buhay. Pero hindi pala, diba? Hanggang 11 years lang pala yung tagal nila. Pakinggan pa rin natin guys yung article ng PET. Kasunod ng isyong nag-iwalay na ang long time real and real couple na sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla, usap-usapan ngayon ang umano'y pag-aatian ng dalawa ang mga negosyong na ipundar nilang dalawa. Eh, grabe guys, no? Akala kasi nila, umabot sila ng 11 years, talagang ahaba pa yon. Pero base sa nalaman natin guys, sa lahat ng mga na-interview noon pa man guys, na base ang tumutulong kasi sa kanila guys, si Carla Estrada at Mamiming Bernardo. Kaya naman pala sila ay nagtagal. Kasi sinasabi ni Mamiming Bernardo guys, noong siya ay na-interview, na kung wala daw siya, hindi daw sila nagtagal. Nagsimula ang pagmamahalan ng Katniel nang ilang beses silang maging magkatambal sa mga teleserye at pinikula. Alam naman natin guys, magka-love team sila. At siyempre guys, nagkagusto si Daniel Padilla, na nalaman din natin guys na bago pala pumasok si Daniel Padilla sa showbiz, ay meron siyang secret girlfriend. Kasi kumalat din yan guys sa social media, di ba? Kaya pinag-usapan umano yun kung bakit nga naman meron pala siyang secret girlfriend, di ba? At nalaman din natin na guys na mag-classmate pala yung nasabing secret girlfriend at magkaibigan umano yun, pati na si Catherine Bernardo. Ngayon, eto na naman ang pinag-uusapan guys sa hatian ng kanilang naipundar. Marami ang umanga sa kanilang pag-iibigan dahil sa tagal nito na inakala ng lahat na sila na ang magkakatuluyan sa huli. Kasi guys, syempre, maraming beses din nagsasabi si Daniel Padilla na ganitong edad ay magpapakasal na sila ni Catherine Bernardo. Eh kaso nga lang talaga guys, talagang hindi natutuloy. Dahil alam naman natin, si Catherine Bernardo ay meron pa rin siyang pinapagawang bahay, di ba? Na alam naman natin, kakatapos lang nun yung mansyon ni Catherine Bernardo. Na alam naman natin, kumakalat pa rin sa social media na kasosyo daw si Daniel Padilla sa nasabing pinatayo ni Catherine Bernardo na mansyon, di ba? Kaya marami pa rin guys na haka-haka pa rin sa social media na ani mo talaga talagang bihira yung batikos kay Daniel Padilla guys no? Kaya eto pa guys ha, talaga ng kanilang relasyon, may mga negosyo na rin sila na ipundar kung saan ay kasosyo rin nila ang kanilang mga pamilya at malalapit na kaibigan. Gayunpaman, matapos maibalitang nag-iwalay na ang dalawa, naging usap-usapan ngayon ang paghahati ng dalawa sa kanilang mga negosyo. Ayon sa mga kumakalat na balita, nakikipag-usap na umano ngayon ang kampo ng aktres na si Catherine Bernardo sa mga abogado upang umingi ng advice patungkol sa mga negosyong nasa pangalan ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Ibig sabihin guys, umiingi pala ng advice si Catherine Bernardo sa mga abogado kung ano yung dapat gawin niya, di ba? Kaya naman pala napag-usapan nito ni Christy Permin sa kanyang Showbiz Now na sa kanyang YouTube channel. Ayon pa sa amin, na kalap na impormasyon, sakaling
pin and may pinal na ang paghahatihan nila sa kanilang mga asset ay tuluyan ng mag-iiwalay ng landa sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Eh, siyempre naman guys eh, pinagatian na eh. Diba? Kaya naman, kapag ganun ang nangyari, eh siyempre malamang kapag ganun ang nangyari talagang mag-e-end na ang kanilang love team at kanilang relationship. Diba? At balitang-balita din natin guys na dahil sa kanyang pagpirma ng kontrata ni Catherine Bernardo ay meron din siyang kondisyon guys ha, na kailangan daw ay hindi niya makasama si Daniel Padilla. Kaya pinakancel niya lahat guys ng mga pwedeng nilang pagtambalan ni Daniel Padilla guys, diba? Kaya tutol pa rin si Catherine Bernardo sa nasabing pwede silang magsama ulit, diba? Eh, siyempre guys, eh, kagustuhan ni Catherine Bernardo na ayaw niya na talaga kay Daniel Padilla, eh. Masakit ang pinagdaanan ni Catherine Bernardo. Alam naman natin yan guys, eh, no? Kasi 3 days siyang umiyak, eh, diba? At na-stress, diba? Sa kakaisip sa ginawa ni Daniel Padilla. Na ito ay kumakalat guys ha, maraming beses kumalat ito sa social media. Dahil alam naman natin guys na talagang tiyak na masasabi natin na talagang ibang klase ang nangyari kay Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Dahil pinag-usapan sila sa Pilipinas maging sa ibang bansa ang kanilang iwala. Yan, grabe guys ha. Talagang tutok na tutok ang maraming tao sa social media dahil sa na marami